The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating tatalakayan ngayon mga katiyats ay itong tinatawag na Japanese midget submarines na ginagamit noong World War II. At ang iba nito ay pinaglagyan ng tunituniladang gold bars at sadyang inilubog sa karagatan dito sa Pilipinas. Mamaya atin tatalakayan kung saan ang mga lugar ito. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. Shoutout muna sa lahat ng aking avid followers sa The Golden Boy, Guide to Treasures. Shoutout kay Renante Tapol, LJ Bay Misur, Ayasintok Fimia, Dambao. Shoutout din kina Peps Gilmar, Sam Santiago, Daisy Cutar, Rogelio Cortez, Bonifacio Manuel, kay Maridel Di Castro. Shoutout din kina Sanusi Antanani, Rednams Umpa, Jelly Lopez, Roger Hinon, Nueva Vizcaya Channel, Jisun Jade Salinda, Robert Cabunilas, Ferdinand Rabembi, also kina Angelito Capistrano, Miss In, Crystal Dawn, Raul Trangia, at kay Pango Sylvester. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Mga katiyats, ito yung litrato, ang itsura ng tinatawag na midget submarines. Ang ating palatandaan na ito'y submarine o ay meron itong ito yung nilalagyan ng periscope. Ito yung kanyang teleskopyo na tinatawag periscope. At kapag walang ganito ang makita nyo, andin hindi ka kasi ang tao, ibig sabihin yan ay hindi yan submarine kundi torpedo kapag walang ganito. Maraming torpedo sa karagatan ng Leyte Gulf at Surigao Strait. Hanggang diyan sa Dinagat Islands ay napakaraming torpedo diyan. Ang haba ng mga torpedo na yan ay nasa 4 meters to 5 meters. Ito naman ay nasa 15 meters ang haba ng mga ito. Mahaba to, ito yung naputo lang. Tamaan siguro yan ng ano ng bomba ng Amerikano. Ang kwento tungkol sa mga midget submarines ay merong ilan sa mga submarinong ito na nilagyan ng 4 na tunilada o 3 tuniladang gold bars at sadyang inilubog sa karagatan. Meron ito sa Manila Bay 2. Na-vlog ko na ito noon. 2 submarino ay nasa Manila Bay. Kaya noong nag-aral pa ako diyan sa Manila, 1987, college ako noon, ay palagi akong nandyan sa May Luneta sa Rojas Boulevard. At sabi ng kapatid ko na matanda sa akin na yung mga ibang barko dyan ay explorer ng treasures. Kaya totoo pala na napakaraming treasures sa Manila Bay. At mayroong 2 submarino dyan, nakuha na yata kasi maraming explorer dyan ng mga foreigners na mga barko na talagang nag-research ng karagatan sa Manila Bay. Okay, ito yung pag-manufacture nila ng midget submarines sa Japan. 2 tao lang ang kasya nito. Kaya tinatawag siya na midget kasi maliit. At parang ano na rin ito sa taktika ng Hapon ay parang kamikaze din ito kung eroplano. Ang suicidal na ang misyon ng mga sumasakay nito. Ibabangga nila ito sa mga malalaking barkong pandigma ng Amerikano para sa sabog at lulubog yung mga barko. Kaya yun nga ang nangyari sa Battle of Pearl Harbor. Ginagamit ito ng Hapon. Yan ang ginawang kung missile pa, interballistic. Kasi merong ano siya, may makina at makapag biyahe siya ng malayo. Kaya long range bali siya na torpedo. Kaya nga lamang ay merong 2 nagmaniobra niya na tao sa loob at siguradong deadbolt din ng mga yon kapag tumama ang submarino na yan. Mamaya papakita ko ang diagram ng submarino na ito at ang lulan nila ng mga
tinatawag na deadly payloads of, meron din yung torpedo na maliliit sa loob. Okay, ganito ang proportion ng tao. Ang tao halos kasing taas nito. Kaya kung yung nakita nyo ay hindi ka kasi ang tao, hindi yung torpedo, kundi amigdad, hindi yung submarino, kundi torpedo. Ito yung kanyang parang turret at nandiyan ang periscope sa ibabaw. Kaya kung walang ganito at maliit lang siya, nasa 5 meters, at meron din siyang ano dito, propeller sa likod, yung mga torpedo. Torpedo yon, meron akong nakita ang ganun sa Albor Dinagat Island na hindi sumabog na torpedo. Merong panglaman na pulbura sa kanyang sa bandang dulo. At merong makina. Merong makina ang kanilang mga torpedo ng hapon noong unang panahon. At ito ay isang litrato ng isang midget submarine na kinuha ng mga mangingisda at dinala sa itong malapit sa talampasigan. Kaya makita natin dito, siya ay sira na, nandito pa rin yung kanyang parang turret at yung kanyang periscope, putol na. At kung nakita nyo, parang double engine siya, dalawang kanyang propeller. At dalawang tao lamang ang kakasya dyan. Kapag makakita kayo ng ganito, huwag nyong i-disassemble. Kasi merong party dyan na puno-puno ng explosive. Yung dulo nito ay meron niyang nakalagay na dalawang torpedo at meron pang itong pang final kamikaze attack nila na ang pinakadulo niyan ay meron pa rin explosive na kung ibangga nila ay sasabog pa rin. Kaya marami ang nadisgrasya ng ano ng kahit yung torpedo binubuksan nila lagari kasi yung mga torpedo ng mga ingisda. Kaya noong 1990s yata yun, merong nasabugan ng torpedo. Kasi nilagari nila, akala nila na may laman na ginto. Kasi kinakalawang na, akala nila hindi sasabog. Kaya, kuidaw tayo dyan mga katiyats. Kapag nakakita tayo ng ganyan, huwag niyong buksan, hanap muna kayo ng eksperto magbukas. Okay, at pwede rin itawag niyo sa mga otoridad kung tapos na kayo mag-examine. Of course, examinin nyo muna at ipaalam nyo sa mga eksperto, baka meron ngang laman na ginto ang nakita nyo ng mga ganyan na mga midget submarines. Okay, at din mamaya ito tingnan ang mga lugar. Dito muna tayo sa ito, sa diagram ng midget submarine, kung paano ito nag-function. Ito, so, itong una dito na tao, ito bali ang kanyang parang kung eroplano pa yan, ang pilot. Siya yung nagtitimon. At itong pangalawa dito, ito yung taga-silip sa periscope. Kung nakita nyo ang itong teleskopyo na gaganyan yan, makikita nila ang mga barko dyan sa itaas dahil sa periscope. Ang likod nito ay napakalaking makina, double engine yan, dalawang propeller at dalawang torpedo ang dala nito. And din sa dulo pa nito, ayan, sa parang nozzle niya ay nandyan pa rin ang napakalaking bomba. Kapag naubos na yung dalawang torpedo na i-release na nila yan, yan na ang oras na mag-ano na sila, kamikaze. Ibabangga na yan sa mga itong aircraft carrier. Malalaking barko ang babanggain nila. At ang nakasakay dito, yan kasi sila ay ano na yan, nakapirma na yan na itong kamikaze na sila. Kaya hindi takot ang hapon sa
itong kamatayan, kasi yan na nga ang sinumpaan nila kapag dala nilang silang maniobra ng midget submarine or yung turatura, kamikaze pilot ang dating nila. Parang pumirma na sila ng death warrant. Kamatayan ang pinirmahan nila dyan. Kaya sa Pearl Harbor ay napakaraming lumubog na barko dahil sa mga midget submarines na ito. Ngayon tingnan na natin ang mga lugar kung saan narito na meron pang lumubog ng mga ganyan. Okay, maliban doon sa Manila Bay, merong dalawa doon at pinaginalaan ng mga explorer ng treasures na ang dalawang yun ay may laman. Pero palagay ko wala na yun kasi ang tagal-tagal na. 18 years old pa ako noon ay napakarami ng explorer ships na galing sa ibang bansa ang umi-standby dyan sa Manila Bay. Kaya kuha na yun. Kapanahon na ni Presidente Marcos yun. Ito naman, Mindanao Underwater Treasure Sites, kasama dito ang submarine. Ito, nakita nyo number 6. Mini submarine, yan ang midget submarines. Meron siyang laman na 6 tons of gold bars. Okay, nakalista kasi ito, kaya totoo ang mga ito. At meron ding camouflage submarine, hindi ito midget. Malaki ito. At meron siyang 20 tons. Tons ito, ito dito sa itaas. 20 tons of gold bars. Ang midget submarine, hindi kasi yan pwedeng magkarga ng 10 tonelada kasi maliit siya. At kanila yan inilubog sa mga lugar na hindi gaanong malalim. At sa panahon ngayon, yan ay parang bato na rin tingnan. Hindi na natin malata na siya ay submarino kasi meron na yung mga sea corals na dumidikit at mga seaweeds. Kaya hindi na natin malata na yan ay submarino. Maliban kung merong sabihin natin mga tidal waves, bagyo, ay bigla na lamang yan lalabas. So dito sa page na ito ay dalawa ang submarino. Pero dito sa Mindanao, pag-usapan natin ang mga merchant ship. Yung Siwa Maro ay nako, meron daw yan 500 tons na karga. Ito yan na barko. Ang Siwa Maro ay transport ship yan ng Japanese Imperial Army, Magnat Imperial Navy. At meron daw yung laman na 500 tons of gold. Ang Tikang Maru merchant ship din ay merong 100 tons. Yan ay mga big deposit yan. Sa Kimamaru merchant ship, 100 din. Maru of the Orient 3, 100. At ito, ang Captain Kimura ships ay merong 500 tons. At lahat yan ay inilubog nila sa karagatan sa Mindanao. Dito yan sa Mindanao, sa ating karagatan, sadyang pinalubog yan ng Hapon para hindi na makuha ng mga Amerikano kasi matatalo na nga sila. Okay, tingnan natin isa pang pahina. Dito, halos puro submarino na ito. So ito na yung kanina, yung picture na pinakita ko, ang dami-daming midget submarines. So dito sa number 8, the underground submarine base. Medyo malaki ang karga niya, 20 tons. Palagay ko hindi ito midget, siguro ito yung medyo malaki na. Ito namang underwater cement vault, para siyang simento tingnan na vault. Cylindrical din siya,
kaya pinagpalagay nila na submarino pa rin yun. At siguro dumidikit ng sea corals, kaya parang simento tingnan. Ito rin, runway edge sea bolt, 10 tons. Mayroon din parang eroplano, the missing plane. Okay, kahit eroplano pala, kinargahan nila at pinabulusok sa dagat. Merong 4 tons. Medyo malaking eroplano yan. Daibatsu of Hinguog. Submarino ito. Tinatawag na Daibatsu sa Hinguog. Mga taga-Hinguog dyan, shout out. Meron dyan sa inyong dalampasigan malapit. Submarino na medyo malaki. Merong laman. Sa Davao Gulf naman ay meron din. Kung natandaan nyo mga katiets, ang Gera ay nasa Leyte Gulf at Surigao Strait. Kaya nga ito, napunta itong dalawang ito sa Hinguog at Davao, napakalayo na sa battleground. Siguro sumibat ito na may karga-kargang mga ginto. At dahil alam nila na hindi na sila makalabas, hapon mismo ang nagpalubog niyan at itinago siya sa mga magagandang coordinates na lugar. Ito naman itong tinatawag na cliff fall submarine. Nilagay siya sa malapit sa itong parang sea cliff, tinatawag na kantil sa Bisaya. Yung parang pampang sa ilalim ng dagat, doon tinago ang submarino na ito. At meron siyang 20 tons of gold bars. Lahat ng ito ay nasa Mindanao. Ayan. Dito naman sa Leyte Gulf at Surigao Strait, merong maraming ganyan. Kaya lang malalim ang karagatan dito. Kaya ang tanging makakakuha niyan ay yung mga explorer na mga foreigners na kompleto ng kagamitan. Pero hindi natin alam, baka mayroong naligaw na nasa dalampasigan lamang. Kapag nakita niyo yung mga katiyats, ang itsura na ganito, yan ay submarino na. Kapag mayroong ganito, turret at periscope. At parang torpedo yung kanyang nakaganyan, parang rocket. Meron siyang fin or silik. And then merong propeller, double engine siya. Kapag ganitong nakita nyo sa bottom of the sea or sa dalampasigan, well, magipag-ano na kayo, sangguni sa inyong mga barangay official. Total, kung merong laman ay talagang merong hati ang nakakita niyan. Ang nakadiskubre ay meron siyang hati. At ang kalahati niyan ay mapunta sa inyong barangay. Kayaanin mo naman ang lahat ng yan kung sasabugan ka dyan. Kasi hindi ka expert kung saan-saan mo buksan ang submarinong yan. Baka ang mabundol mo pa yung ano, yung torpedo at sa sambulat. Kaya napakadelikado magbukas ng ganyan na mga submarino or even torpedos. Kaya huwag niyong lagariin, katiyets. Tawag muna ng eksperto ako niyo buksan. Okay, so ito lang ang aking may bahagi sa inyo mga katiyets ngayon. Submarino na naman na merong lula na tunituniladang ginto, napakarami sa Mindanao, nasa Visayas, sa Leyte, at nandun sa Manila Bay. Okay, so I'll see you on my next video mga katigats. Ingat kayong lahat dyan. Paalam.